Walang makakahigit sa pagmamahal ng isang magulang. Ano man ang kanilang nakaraan, kasarian at kwento ng buhay ay palaging ang kanilang anak ang pinakamahalagang tao sa buhay nila. At makagawa man ng kasalanan ng isang anak ay paulit-ulit nila itong patatawarin hanggat kaya nilang tumayo sa tabi nito at subukang itama ang mga pagkakamali na yon. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut at sa mga kagaya ko na palagi naghihintay gabi-gabi ng mga bagong kwento na inyo pong pinopost sa inyong online show. Ako po si Johnry, 29 years old mula sa Rizal at matagal nyo na rin po akong avid listener Papa Dudut. Nasa college pa lamang ako ay kilala ko na kayo bilang isang mahusay na mambabasa ng mga sulat. Bukod sa pagiging mahusay ninyo ay humahanga din ako. Sa lakas ng loob ng mga nagiging letter sender ninyo dito sa inyong YouTube channel. Kasi nagagawa nilang ibahagi sa inyo o sa marami ninyong tagapakinig ang kwento ng kanilang buhay. Ni hindi ko nga naisip na ako man din ay darating sa punto na heto, sulat ko naman ang pwede ninyong basahin ngayon. Sa totoo lang ay nahihirapan din akong simulan itong kwento ko kasi parang ang dami kong gustong ibahagi sa inyo. Pero siguro ay sisimulan ko muna sa babaeng pinakamamahal ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Belle. Nagkakilala kami noong nasa fourth year na ako sa college. At nakakatawa talaga kung saan pa kami unang nagkita at nagkausap noon Papa Dudut. Ay ano ba yan? Isa na lang yung jumbo cake yam? Hintayin ko na lang maluto tapos tutusukin ko na kaagad nitong barbecue stick ko bago pa ako maunahan ng iba. Bulong ko habang nakatitig sa kawali na may kumukulong mantika. Kakatapos lang ng huling klase ko para sa araw na yon at naisipan ko na kumain ng street foods na malapit sa may gate ng campus namin. Maraming nagtitinda doon ng mga tusok-tusok na pagkain. At doon ako pumwesto kay Manong na walang masyadong customer. Favorite ko rin talaga ang jumbo cake yam na tinitinda ni Manong. Dahil bukod sa legit na jumbo yon ay malasa pa kumpara sa normal at maliliit na cake yam. Ayan, luto na! Bulong ko ulit nang makita ko nag dark brown na. Nasa kumukulong mantika ang nag-iisang jumbo cake yam na napapalibutan ng mga fishball at chicken ball. Kumilos na ako para tusukin ang pinakahihintay kong jumbo cake yam pero bago ko pa nagawa yon ay may ibang stick na nakaagad na nakatusok doon. Uy, sa akin yan! Wika ko sa tumusok ng pinakahihintay ko na jumbo cake yam. Balak ko pa sanang makipagtalo sa kanya pero nang humarap siya sa akin at nakita ko ang maganda niyang mukha ay parang puso ko naman ang sunod niyang natusok. Ano yun? Nagtataka ang tanong niya. Ha? Wala. Ang sabi ko ako nang magbabayad ng mga tinusok mo na pagkain. Nauutal ko na sagot sa kanya. Ha? Bakit naman? Nagtataka ang tanong niya ulit. Birthday ko ngayon kaya lahat ng customer ni Manong ililibre ko. Sagot ko kahit na hindi ko naman talaga birthday ng araw na yon. Ayoko lang kasi na matakot siya sa akin kaya nagdahilan na lamang ako ng ganon. Ay talaga? Happy birthday ah! Nako, saglit lang ha! Wika niya bago humarap sa isa pang nagtitinda ng mga street food. Hoy girls! Dito na kayo kumuha ng pagkain, libre daw ni kuya. Ang mga bibili dito kay Manong. Tawag niya sa mga kaibigan niya na kaagad namang lumapit. Talaga? Tanong ng isang estudyanteng babae na lumapit sa amin. May kasunod ba siyang dalawang babae na nasa likuran niya? Oo, sabi niya, hindi ba kuya? Ang baling sa akin ang babaeng nakatusok ng puso ko ng jumbo cake yam na gusto ko sanang kainin. Ha? Oo, sige lang. Kuha lang kayo. Libre ko lahat? Sagot ko naman. Yehey! Hoy girls! Lipat kayo dito, libre ang pagkain dito, dali! Tawag pa ng babae na may hawak na stick ng jumbo cake yam. Kaagad namang nagsilipatan ng ibang estudyante kay Manong at nagkanya-kanya ng tusok ng mga pagkain. Grabe talaga Papa Dudut, sobrang hindi ko inaasahan ng araw na yon.
Mabuti na lang din at may dala akong extra na pera dahil kung wala ay pasimple ko silang tatakasan. At dahil napasubo na rin ako sa paggastos noon ay hindi ko na pinalampas ang araw na makuha ang pangalan ng babaeng nakatusok ng jumbo kikiam at ng puso ko. Nalaman ko na Bell ang pangalan niya. Tourism ang course niya at pareho kaming graduating noon. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number bago kami nagkahiwalay ng landas. At mula nga noon ay palagi na kaming magka-text at tawagan. Hanggang sa yayain ko na siyang kumain kami sa labas at sa pagkakataon na yon, kaming dalawa na lamang ang magkasama. Hindi mo pala birthday yon? Natatawang tanong pa ni Bell. Oo, kakatapos lang talaga ng birthday ko pero 2 months ago na rin. Natatawa ring sagot ko. Eh bakit sinabi mo na birthday mo yon? Tanong niya ulit. Gusto ko lang din talagang magpa-impress sa'yo at ilibre ka para makuha ko ang pangalan mo. Hindi ko naman alam na buong barkada mo palang kasama mo ng araw na yun eh. Pag-amin ko pa sa kanya. Grabe, sana sinabi mo na lang kaagad. Pero in fairness ha, na-impress mo naman ako doon, ang wika niya. Talaga? Tanong ko. Oo kasi to think ha, pwede mo namang takasan yung panlilibre na yun eh pero hindi mo ginawa. Thank you ulit Johnry ha, wika niya. Wala yon. Thank you rin kasi pumayag ka na mag-date tayong dalawa ngayon. Wala naman sigurong boyfriend na magagalit kapag nakita tayong magkasama, hindi ba? Tanong ko pa sa kanya. Wala kasi kung may boyfriend ako ngayon, hindi kita pagbibigyan ng date na to. Kaya ayos lang din naligawan mo ko. Nakangiting sabi niya na dahilan ng biglang pag-ubo ko. Hindi ko kasi inaasahan ang sasabihin niyang yon. Natawa tuloy si Bell sa naging itsura ko. Uy, okay ka lang? Tanong niya. Oo, nagulat lang ako sa mga sinabi mo. Sagot ko. Bakit ka nagulat? Mali ba ako ng pagkakaintindi sa dahilan kung bakit mo ko niyaya dito? Ibig sabihin ba wala ka talagang gusto sa akin? Malungkot na tanong niya. Ha? Hindi ah. Ang ibig kong sabihin eh oo. Ay mali pala. Nako eh paano ba to? Gusto kita Bel at liligawan kita. Medyo natatarantang sabi ko. May pagkatorpe rin kasi talaga ako pero para kay Bel, lalabanan ko ang pagkatorpe ko na yon. Pinayagan naman niya ako na manligaw sa kanya at bago kami makagraduate ay sinagot na rin niya ako. Tumagal din ang ilang taon ng relasyon namin at sobrang bihira rin kaming mag-away. Siguro kasi si Bel yung tipo ng babae na mahabang pasensya kaya kapag nagtatalo kami sa maliit na bagay, siya na rin ang gumagawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa. 5 taon na kaming magkarelasyon nang mag-decide kaming magpakasal, Papa Dudut. Pareho na rin kaming may maayos na trabaho at walang masyadong responsibilidad sa mga pamilya namin kaya pareho kaming sumang-ayon sa pagpapakasal na yon. Babe, bukod ba sa mama mo ay may gusto ka pang kasamang magmarcha papunta sa altar? Since patay na ang papa mo, may gusto ka ba na maging substitute niya? Tito mo, lolo mo, best friend o pinsan? Magkakasunod na tanong ni Bell sa akin. Nasa isang restaurant kami noon at pinagpaplanuhan ng para sa kasal namin. Eh kailangan ba talagang dalawa ang kasama kong kapamilya sa altar? Paiwas na tanong ko. Actually depende naman sa iyo eh pero mas maganda rin daw kung dalawa silang kasama natin. Sagot naman niya. Ganun ba? O sige si Tito Carlo ko na lang siguro. Parang tatay ko na rin naman siya kahit papaano. Sagot ko. Okay sige, isusulat ko na rito sa notebook ko ha pero babe naisip mo ba paano kung buhay pa ang papa mo? Siguro eh sobrang excited din niya para sa kasal natin tulad ng tito no? Ang wika pa ni Bell. Ewan siguro, masaya naman siya para sa akin kung nakikita niya man ako ngayon. Sagot ko. Sayang no, hindi ko nakilala si Tito. Hindi niya nakita kung gaano kaganda at kabait yung magiging manugang niya. Nakangiti pang sabi ni Bell. Hayaan mo na siya, at least eh, tahimik na ang buhay niya kung nasa ang manglupalop siya. Wika ko. Ang sungit naman ito, syempre. Ini-imagine ko lang yung kasal natin kung buhay pa ang papa mo.
Sagot naman ni Bell. Eh bakit ba kasi siya yung topic natin ngayon sa halip na kasal nating dalawa? Medyo inis na tanong ko. Saglit na natahimik si Bell bago bumuntong hininga. Ang totoo eh gusto ko ring malaman kung bakit nagiging ganyan ang mood mo sa tuwing mababanggit ko ang kahit na ano tungkol sa papa mo. Sagot niya. Anong ibig mong sabihin? Ayos lang naman ako ah. Ang gusto ko lang ay mag-focus tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Sa kasal nating dalawa. Matagal nang patay ang papa ko kaya huwag na natin siyang pag-usapan pa. Ang sabi ko sa kanya. Pero babe, gusto ko pa rin makarinig ng kwento tungkol sa kanya. Pangulit pa ni Belle. Kilala ko siya at alam ko na hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hay sige, ganito na lang. Sa susunod eh, paglalaan na natin ang time mapag-usapan yung tungkol kay Papa. Pero sa ngayon eh, kasal muna natin ang pag-usapan natin, okay? Ang wika ko na sinang-ayuna na lamang niya. Ganon ang setup namin sa tuwing si Papa ang topic, Papa Dudut. Palagi akong umiiwas o kaya naman ay palaging umiinit ang ulo ko. Ewan ko ba sa girlfriend ko kahit sinabi ko ng patay na ang papa ko ay panay pa rin ang pangungulit niya na magkwento ako sa kanya ng mga bagay na tungkol dito. Kaya hindi ko talaga minsan mapigilan na makaramdam ng inis sa tuwing pag-uusapan namin ni Belle ang tungkol sa kanya. Pero sa kabilang banda ay naiintindihan ko rin naman ang girlfriend ko kasi nga galing siya sa isang buo at masayang pamilya. Hanggang isang araw ay nagkaroon na naman kami ng pagtatalo ni Belle nang dahil sa papa ko. Kalalabas lang namin noon mula sa isang bakery kung saan kami magpapagawa ng wedding cake. Nang bigla na lang sinabi ni Belle na malapit lang daw doon sa lugar na yon ang sementeryo na nabanggit ko kung saan ay nakalibing si papa. Sinabi niya na pumunta raw kami doon at ipakilala ko raw siya sa puntod ni papa. Sa ibang araw na nga lang babe, ang sabi ko sa kanya. Ngayon na babe, malapit naman yun dito hindi ba? Kahit lakarin na lang natin, pangungulit pa niya. Oo nga pero nagugutom na kasi ako, pagtatanggi ko pa. Sasaglit lang naman tayo dun eh, gusto ko lang na makilala ng formal ang papa mo kahit sa puntod lang niya. Ayaw pa rin patalo ni Belle. Eh bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na nga sa ibang araw na nga lang hindi ba? Pagtataas ko ng boses sa kanya. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya at nagsisisi naman ako sa ginawa ko na yon. Hindi mo naman ako kailangan na sigawan. Sige na kumain na lang tayo. Malungkot na sabi niya. Hindi ko na nagawa pang magsalita noon nang sumakay siya ng kotse. Dumiretso kami sa isang kainan at pareho kaming tahimik na kumain doon. Alam ko naman na walang kasalanan si Belle kaya sobra akong inatake ng pagkakonsensya ko dahil sa pagtataas ko sa kanya ng boses. Sorry kanina, pagbabasag ko sa katahimikan naming dalawa. Wala yun, malungkot na sagot niya. Huwag ka nang magalit sa akin, huwag ka na rin sanang magtampo, wika ko. Sa totoo lang eh, minsan kasi hindi na kita maintindihan. Gusto ko lang naman makilala ang papa mo pero parang nagagalit ka kaagad sa akin. Isa lang naman ang request ko eh, makilala ko siya kahit puntod man lang sana niya, mapuntahan ko. Malungkot na sabi pa ni Belle. Saglit ako natahimik noon habang malalim na nag-iisip. Mukhang kailangan ko na talagang sabihin ang totoo kay Belle bago pa kami lalong magtalo. Wala naman kasi sa sementeryo yung papa ko, ang wika ko sa kanya. Ha? Eh kung wala siya dun eh, saan siya nakalibing? Nagtatakang tanong pa ni Belle. Hindi siya nakalibing. Wika ko pa habang medyo nahihirapan kung paanong ipagpapatuloy ang gusto kong sabihin. Teka, hindi ko magets. Anong ibig mo sabihin na hindi siya nakalibing? Naguguluhang tanong pa niya. Hindi pa patay ang papa ko, Belle. Buhay pa siya. Mahinang wika ko. Ano? Eh, paano nangyari yon? Mas gulat na wika pa ni Belle. Bata pa lang kami nang iniwanan niya kami ni Mama. Kaya mula noon ay tinuring ko na siyang patay. Kasi parang ganun din naman kami sa kanya.
Sorry kung nagawa kong itago sa iyo ang tungkol sa bagay na yon. Hindi pa rin kasi ako handa na pag-usapan siya kaya palagi na lang akong umiiwas. Malungkot na pagkukwento ko. Ayos lang Johnry, pero may balita ka pa rin ba sa kanya? Kung nasaan na siya ngayon? O kung okay lang ba siya? Tanong ni Belle. Ang alam ko, nasa Maynila siya ngayon at nagtatrabaho doon. Nagtatrabaho siya sa isang comedy bar, sagot ko. Comedy bar? Nagtatakang tanong ulit ni Belle. Oo, isa kasi siya sa mga stand-up comedian doon. Hindi ko pa siya napapanood, pero ang sabi nila, magaling siya magpatawa. Kilala nga siya sa pangalang Asunta eh. Kwento ko pa. Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi na nagawang ituloy pa ni Belle ang gusto niyang sabihin. Oo, bakla ang papa ko. Iniwanan niya kami ni mama dahil mas pinili niya ang pagiging bakla kesa sa magpakalalaki at maging ama sa akin. Hindi ba napaka makasarili niya? Hindi man lang niya naisip na kailangan siya ng anak niya, na kailangan ko ng isang ama. At yun ang dahilan kung bakit itinuring ko na siyang patay, kasi kahit kailan, hindi siya nagpakatatay sa akin. May hinanakit na pagkukwento ko pa sa kanya. Papa Dudut, hindi ko naman masisisi si Belle kung bakit siya gulat nang sabihin kong buhay pa ang papa ko. Mula kasi na magkakilala kami, ang pagkakaalam niya ay patay na si papa. Alam kong nakaramdam siya ng pagtatampo kasi nagsinungaling ako sa kanya tungkol kay papa. Pero sa huli ay inintindi na lamang niya ako. Ayan ang isa sa mga katangian ni Belle na nagustuhan ko. Kaya niya akong intindihin sa mga oras na ako mismo ay hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Sa isang banda, Papa Dudut, ay ramdam ko na masaya si Belle nang malaman na buhay pa ang papa ko. Iniisip niya siguro na magiging buo kaming pamilya ulit sa araw ng kasal namin. Ewan ko ba kung bakit hindi ko magawang ipaliwanag sa kanya ng maayos na may pamilyang nabubuo ulit. Pero meron ding hindi na. At kasama kami sa pamilya na kailanman ay hindi na magiging buo pa. Hindi kasi lumaki si Belle sa pamilya na kagaya ng sa akin, kaya hindi niya ako maintindihan kailanman. Magkaiba kami ng pamilya, kaya kailangan naming mag-adjust sa isa't isa, pero hindi yon ang ginagawa niya. Gusto niya pa nga na makilala ang papa ko kahit sinabi ko na sa kanya na wala akong pakialam pa dito. Pilit na pinaliwanag sa akin ni Belle na matagal na raw na nangyari ang lahat, kaya dapat daw ay magawa ko ng patawarin si papa. Kaya lang Papa Dudut, mahirap patawarin ang isang tao na hindi naman humingi ng kapatawaran. At kung mangyari man na humingi ng tawad sa akin ang papa ko, maibabalik pa ba niya ang ilang taon na lumipas na lumaki akong walang tatay? Hindi madali para sa isang lalaki na kagaya ko ang magbinata na walang tatay na kasama. Mabuti pa nga sana kung patay na talaga siya, pero may valid reason siya para mawala sa tabi ko. Pero hindi, naging makasarili lamang talaga siya at mas pinili pa ang buhay sa comedy bar kesa panagutan ang pagiging isang ama niya. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na magalit nang malaman ko na sinama pala siya ni Belle para sa mga taong imbitado sa aming kasal. Nagulat talaga ako nang makita ko ang pangalan ni Papa ko sa wedding invitation card namin. Yun pala ay gumawa na si Belle ng paraan para makontak siya. Kinuha niya kay Mama ang cellphone number ng Papa ko at tinawagan niya ito. Nagkausap silang dalawa at doon nga inimbitahan ni Belle ang Papa ko sa araw ng kasal namin. Ayoko. Hindi siya pupunta sa araw ng kasal natin, Belle. Hindi mo man nakikita kung anong pwedeng mangyari kapag dumating siya? Magmumukhang comedy bar ang simbahan kapag nagkataon. Inis na sabi ko sa kanya. Grabe ka naman sa papa mo. Oo, ganun ang trabaho niya, pero sigurado naman ako na alam niya na ayusin ang sarili niya para sa espesyal na araw ng buhay ng anak niya. Sagot naman ni Belle. Bakit ba kasi hindi mo muna ipinalam sa akin to bago mo siya tinawagan? At bago mo sinama dito sa wedding invitation card natin ang pangalan niya? Naiinis na tanong ko. Kapag pinalam ko ba sa iyo ang plano ko, ipapayag ka ba? Hindi ba hindi rin naman?
Patanong na sagot niya. Oo, tama ka. Hindi talaga ako papayag kasi wala siyang karapatan na pumunta sa araw ng kasal ko pagkatapos niya kaming iwanan ni Mama para sa kabaklaan niya. Bel, hindi mo ba talaga makita kung bakit malaki ang galit ko sa kanya? Selfish ang tao kaya naghirap kami ng Mama ko nang dahil sa kanya? Sagot ko. Hindi naman niya ginusto na maghirap kayo at kaya siguro siya umalis ay para maging totoo na rin sa sarili niya. Hindi naman din kasi ganun kadali ang maging kagaya niya pagtatanggol ni Bel kay Papa. So mas kinakampihan mo na siya kaysa sa akin na magiging asawa mo? Inis na tanong ko. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na sana makapag-usap na ulit kayong dalawa. Kasi baka sa paraan na yon, magawa mo na siyang patawarin. Sagot naman ni Bel. Hindi na mangyayari yon. Kasi kahit kailan, hindi na niya maibabalik pa ang ilang taon na lumaki akong walang tatay. Alam mo, ang hirap kasi sa'yo, Bel, eh. Hindi mo ako naiintindihan kasi lumaki kang buo ang pamilya mo. Eh pwede ba itigil mo na yung pagmamarunong mo at pakikialam sa buhay ko? Sigaw ko sa kanya. Ah, pagmamarunong at pakikialam pala. O sige, titigil na ako sa effort na ginagawa ko para magkaayos kayo ng papa mo. Pero itigil na rin natin tong plano-plano nating pagpapakasal. Kasi ayoko magpakasal sa isang lalaki na sobrang tigas naman ng puso. Sigaw niya sa akin bago siya mabilis na naglakad palabas ng bahay. Bel, sandali lang. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Bel. Huwag kang umalis. Paghabol ko pa sa kanya pero hindi na siya nakinig at kaagad na akong iniwanan na nag-iisa. Papa Dudut, sobrang inis na naramdaman ko noon nang dahil sa magaling kong tatay, kaming dalawa patuloy ni Bel ang nag-aaway. Naging dahilan pa siya para magkaroon kami ng problema at madamay ang plano naming pagpapakasal. Mahal ko si Bel, pero sa pagkakataon na yon ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis at galit sa kanya. Bakit niya pa kasi kailangang imbitahan si Papa sa kasal namin kahit na alam naman niya na simula pa lang ayaw ko siyang makasama sa kasal ko. Hindi lang sa kasal ko kundi sa buhay ko. Kaya nga noon pa lamang ay itinuring ko na siyang patay. Akala ko naiintindihan ako ni Bel tungkol sa sitwasyon ko sa Papa ko. Pero hindi pala dahil wala nga siya sa sitwasyon ko. At mukhang kahit kailan ay hindi na niya ako maiintindihan pa. Ilang linggo pa akong hindi kinikibo ni Bel mula nang nag-away kami. Akala ko ay kakausapin niya ako kagad o kikibuin kagaya ng dati. Pero talagang nakipagmatigasan na siya sa akin. Nagsisimula na rin ako mag-alala na baka hindi matuloy ang kasal namin dahil sa pagkatalo namin ang dahil kay Papa. Hindi ko tuloy maiwasan na isipin na nagkasira pa kami ni Bel dahil sa Papa ko. Samantalang inilihim ko na muna sa iba naming pamilya at kaibigan na may problema na kami noon ni Bel. Dahil ayoko na isipin kagad nila na hindi na matutuloy ang kasal naming dalawa. Mukha namang hindi sila nakakahalata, Papa Dudut. Maliban sa Mama ko na nagsimula ng mag-usisa tungkol sa hindi pagdalaw ni Bel sa bahay namin. Noong una ay kinukumusta lang ni Mama si Bel hanggang sa tinanong niya kung ano raw ba ang problema naming dalawa. Nag-deny naman kaagad ako at sinabi ko na busy lang sa trabaho ang girlfriend ko. Pero dahil kilala ako ni Mami, alam niya kung kailan ako nagsasabi ng totoo o nagsisinungalin. Hanggang sa mapaamin na ako sa totoong pinagtaluna naming dalawa ng girlfriend ko. Ano ba talagang pinag-awayan ninyong dalawa ni Bel? Tanong pa ni Mama. Hi, si Bel po kasi. Gusto pa niyang imbitahin si Papa sa araw ng kasal naming dalawa kahit na ayaw ko. Sinabi ko sa kanya na hindi na kailangan pang pumunta ni Papa sa kasal namin. Hindi ko na siya kailangan kasi iniwanan niya tayo noon. Ewan ko ba kung bakit hindi ako maintindihan ni Bel, Mama? Naiinis na pagkukwento ko. Anak, huwag ka sanang magagalit pero parang tama si Bel sa gusto niyang mangyari. Komento ni Mama. Kitama umalis si Bel. Ang point po dito, iniwanan tayo ni Papa dati kaya dapat hindi na siya muli pang bumalik sa buhay natin. Ang sabi ko naman.
Johnry, tawag ni Mama sa pangalan ko. Mula sa tasa ng kape na iniinom ko ay napataas sa kanya ang tingin ko. Nagulat ako nang makita kong medyo naluluha ng mga mata niya noon. Mama, bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa iyo ang totoo. Naluluhang sagot naman ni Mama. Ano pong ibig niyong sabihin? Saka ano pong totoo? Muling tanong ko habang naguguluhan ang isipan ko. Kasi Johnry, hindi naman talaga tayo iniwan ng papa mo. Mahirap aminin pero ang totoo, ako talaga ang nagpaalis sa kanya sa bahay at sa buhay natin, anak. Mas naiiyak nang sabi niya. Hindi kaagad ako nakapagsalita sa ipinagtapat ni Mama na yon. Hindi kasi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Buong buhay ko ay akala ko ay si Papa talagang umalis sa bahay namin at iniwanan kami. Pero ayun si Mama at sinasabi niya na siya pala talaga ang nagpaalis noon kay Papa. Mag-asawa na kami noon ng Papa mo at bata ka pa lamang nang umamin siya sa akin na bakla siya. Siyempre hindi ko kaagad natanggap ang tungkol doon, ang kwento pa ni Mama. Eh sino ba naman ang makakatanggap sa bakla? Inis na sabi ko. Anak, alam kong masakit ang katotohanan na yon. Nasaktan din naman ako noon kaya ayon. Pinagtaabuyan ko siya kaya pinalis ko siya sa bahay natin. Pero hindi naman kaagad siya umalis. Nagmakaawa siya sa akin na ayusin ang pamilya na to. Ako ang naging matigas at pinalis pa rin siya. Gustong gusto niya talagang makasama ka, anak. Gustong gusto niya na mabuo tayo bilang isang pamilya pero kasalanan ko kung bakit hindi tayo nabuo. Kasalanan ko kasi hindi ko siya binigyan ng isang pagkakataon. Umiiyak na pagkukwento ni Mama. Hindi ko na malaya noon na tumulo na rin pala ang sarili kong mga luha, Papa Dudut. Ibang version kasi ng kwento ang kinalakhan ko at pinaniwalaan ko. Nang dahil doon ay naging iba rin tuloy ang pagkakakilala ko sa Papa ko. Nung una ayaw niya pa rin tumigil sa pagbalik sa buhay natin, Johnry. Hanggang sa mag-decide ako na ilayo ka na sa kanya. Ayaw niyang malayo sa akin lalo na sa iyo, Johnry. Pinupuntahan ka pa nga niya sa mga school activity mo pero dahil alam niyang lalayo naman tayo pag nalaman kong natuntun niya tayo, nagkatago siya sa malayo at nakukontento na lamang na tinitingnan ka sa malayo kahit ang totoo. Gustong gusto ka niyang yakapin? Kwento pa niya. Pero bakit niyo po yung ginawa, Mama? Umiiyak na tanong ko. Dahil napuno ako ng galit at sakit, anak. Nilamon ako ng puot at feelings ko. Naging isang malaking kasinungalingan ang lahat ng meron kami ng Papa mo. Pakiramdam ko ay hindi niya talaga ako minahal. Pero nagkamali ako dahil sigurado ako na minahal niya ako bilang asawa niya, lalo ka na anak niya. I'm sorry, Johnry. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa iyo. Sorry kung tinago ko ang lahat ng ito. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Mama. Naiyak na lamang din ako nang yakapin niya ako noon, Papa Dudut. Gusto ko rin sanang magalit sa kanya dahil nga sa pagsisinungaling na ginawa niya sa akin. Pinalaki niya ako sa paniniwalang naging masamang tatay sa akin ang Papa ko. Hinayaan niya ako na magaya sa kanya na nilamon ang puot ang puso at sarili niya. Akala ko talaga noon, kahit kailan ay hindi ako minahal ni Papa. Akala ko ay wala siyang pakialam sa akin na anak niya pero mali pala ako. Dahil palagi pala siyang gumagawa ng paraan noon para makita ako kahit na sa malayo lang. Tiniis niya ang lahat para lang hindi muling ilayo ni Mama ako sa kanya. Minahal ako ni Papa samantalang ako ay ayon at galit na galit sa kanya noon, Papa Dudut. Hindi na ako nagtanim pa ng sama ng loob kay Mama, Papa Dudut. Siguro nga ay sobrang nasaktan lang din siya dahil sa nalaman niyang kasarian ni Papa. Pero sumama rin talaga ang loob ko sa sarili ko kaya naman nag-decide ako na gumawa ng hakbang para makausap si Papa. Sa totoo lang ay nahihiya rin ako at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o maging reaksyon kapag nagkaharap na kaming dalawa. At dahil sa plano na yon ay nagkaroon ako ng dahilan para makipag-usap sa girlfriend kong si Belle. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo dito sa apartment ko?
Nagtataray na tanong ni Belle sa akin nang magbukas siya ng pinto. Baka naman pwedeng pumasok muna ako sa loob. Malumanay na tanong ko. Hay, sige, pasok ka. Ang sabi niya bago kami pumasok sa loob ng apartment. Belle, I'm sorry sa mga nasabi ko nung nakaraan. Sorry kung nasaktan kita dahil masyado na ako naging makasarili. Ayusin na sana natin ang relasyon natin at ituloy na natin ang plano na pagpapakasal natin. Ang sabi ko pa sa kanya. Ayun lang bang sasabihin mo? Tanong niya na nakataas pa ang isang kilay. Wika ko na hindi na alam ang susunod pang dapat na sabihin. Alam mo, inaasahan ko na yung sasabihin mo na yan. Wala ba talagang iba, Johnry? Kung magpapaka-selfish ka pa rin hanggang ngayon, mabuti pa na umalis ka na lamang dito kasi wala kang mapapala sa akin. Inis na sabi niya. Ihingi sana ako ng tulong na makausap si Papa. Halos pabulong na wika ko. Ano? Gulat na tanong niya. Saglit muna akong tumahimik bago muling nagsalita. Magpapatulong sana ako sa iyo na makausap si Papa, sagot ko. Totoo ba yan, Johnry? Kakausapin mo na ang Papa mo? Muling gulat na tanong ni Belle. Oo, nagkausap kami ni Mama kahapon tungkol kay Papa. Sinabi na niya sa akin na hindi talaga kami iniwanan ni Papa noon. Pinaalis siya ni Mama sa bahay, tinago at nilayo ako sa kanya ni Mama. Buong buhay ko ang akala ko, umalis si Papa at inabandona ako bilang anak niya. Ang hindi ko alam ay gumawa pala siya ng paraan noon para makalapit sa akin pero pinigilan lang siya ni Mama. Belle, hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad kay Papa. Pero isa lang ang gusto ko. Gusto ko siyang makita at makausap. Medyo naiiyak na wika ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa kanya, Johnry. At sigurado ako na magkakaayos din kayong dalawa. Sagot naman ni Belle na inabot at hinawakan ang kamay ko. Kinabukasan noon ay niyaya na niya akong lumuwas ng Maynila para puntahan si Papa sa pinagtatrabahuhan nito. Excited na si Belle samantalang ako ay sobrang kinakabahan. Hindi ko alam kung handa na ba akong makita si Papa. Hindi ko alam kung handa na ba ako na makausap siya. Makulay ang comedy bar na pinasukan namin ni Belle. Rinig na rinig ang masasayang tawanan ng mga tao. Pumesto kami sa isang table ni Belle at napanood namin kung paano mag-perform bilang isang stand-up comedian ang Papa ko. Madaming tawang natatawa sa mga punchline niya at kahit nga si Belle ay maluha-luha na rin sa pagpapatawa na ginagawa ni Papa. Nang matapos siya sa pagsasalita sa stage ay pinatawag namin siya sa isang waiter na dumaan sa table namin. Nandiyan na si Tito, bulong sa akin ni Belle habang nakatingin sa may likuran ko. Hindi ako kumilos at sa kabila ng ingay sa loob ng comedy bar ay parang narinig ko pa rin ang takong ng sapatos na suot ni Papa na papalapit sa akin. Hi po Tito, ang bati ni Belle nang makalapit si Papa. Ikaw si Belle hindi ba? Mamita na lang ang itawag mo sa akin since magiging manugang na rin naman kita, ang sabi pa ni Papa. Napasulyap na ako sa kanya at nakasuot siya ng mahabang wig. Makapal ang kanyang makeup at malaki ang kanyang hinaharap pero parang pilit lang naman na inipit dahil sa dress na suot niya. Sige po mamita, nice to meet you po. Sa wakas ay nagkita na rin po tayo ng personal, natutuwang sabi pa ni Belle. Oo nga eh, at hindi ako nagkamali ng hula sa itsura mo. Maganda ka nga talaga kagaya ng na-imagine ko. Sagot ni Papa na malakas pang tumawa na parang babae. Salamat po mamita. Maiwan ko na po muna kayo ha. O-order lang po ako na makakain at maiinom natin. Paalam pa ni Belle. Babe, huwag mo kong iwanan. Biglang paghabol ko sa kanya. Saglit lang naman ako mawawala. Saka para may oras na rin kayo magkausap ni mamita. Sige po mamita. Excuse me lang po. Paalam ulit ni Belle bago umalis mula sa lamesa namin. May ilang minuto ring namayani ang katahimikan sa pagitan namin ni Papa. Hindi ko kasi alam kung ano ang una kong dapat na sabihin. Ihingi ba ako kaagad ng tawad sa kanya o kukumustahin ko muna siya? Bahala na,
Magsasalita na sana ako nang bigla niya akong maunahan. Ang laki mo na pala talaga, Johnry. Parang dati lang eh, pinapanood lang kitang tumakbo at makipaghabulan sa mga kaklase mo mula sa malayo. Ang wika pa ni Papa. Nagtaas na ako ng tingin at doon ko nakita na nakatitig na pala siya sa akin at maluha-luha na ang kanyang mga mata. Nanatili akong tahimik noon dahil hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga sinabi niyang yon. Siguro nagtataka ka kung paano ako nagkaanak ano, e bakla nga ako. Minahal ko naman talaga ang mama mo kahit ganito ako eh. Kaya lang eh hindi niya pala ako kayang tanggapin. Kaya nang aminin ko sa kanya ang totoo, pilit niya kaagad akong pinalis sa buhay ninyong mag-ina. Kung alam mo lang kung gaano ko kayo kamahal ng mama mo. Halos mamatay ako nang ilayo ka niya mula sa akin. Kaya nga ang tagal ko talagang hinintay ang pagkakataon na ito. Yung muli tayong magkita, magkaharap at magkausap. Kung alam mo lang kung gaano kita namis. Kung alam mo lang talaga. I'm sorry, Johnry, ha? Sorry kung lumaki ka na wala si Papa mo sa tabi mo. Umiiyak na paghingi niya ng tawad. Nagpunas na rin ako ng sarili kong mga luha, umiling sa kanya at sinabing, wala po kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin, Papa. Dahil wala po kayong naging kasalanan. Ako nga po ang dapat na humingi ng tawad sa inyo kasi napakatagal na panahon ko pong nagalit sa inyo. Ang tagal ko pong tinanim sa dibdib ko ang tampo ko sa inyo na wala naman talagang batayan. Sorry, Papa, sorry po. Sa wakas ay paghingi ko ng tawad sa kanya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at mahigpit ko siyang nayakap noon. Mabuti na lamang at nasa may sulok ang lamesa namin kaya hindi kami pinagtinginan ng mga tao. Pero wala na rin naman akong pakialam kahit na ano pa man ang isipin nila. Basta ang gusto ko lang ay magawa ang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Ang mayakap ang nag-iisang Papa ko. Papa Dudut, noon lang din talaga ako umiyak ng todo sa buong buhay ko. Ganon pala kasarap at kagaan sa pakiramdam na mayakap si Papa pagkatapos ng mahabang panahon. Masarap sa pakiramdam na wala ng galit o puot na nararamdaman sa puso ko. At isa pa ay masaya palang kasama si Papa. Aminin ko minsan na wiwirduhan pa rin ako na nagdadamit siya at nagkikilos babae ang Papa ko. Unti-unti na rin namang sinasanay ang sarili ko. Iniisip ko na lang na iba ang Papa ko sa lahat ng Papa sa mundo. At isa pa ay nakakasundo sila ni Belle. Kapag nga nagkakausap sila ay para lang silang magkumare. Kaya masaya ako na nakikitang masaya si Belle na nakilala na namin ang Papa ko. At natupad na rin ang dream wedding niyang maimarcha ako ni Papa sa kasal namin. Nakakatawa nga kasi kahit nakakahiyang aminin, ako pa talaga ang mas naiiyak kaysa kay Belle noong araw ng kasal namin. Habang nilalakad ako ni na Mama at Papa sa aisle palapit sa may altar ay naluluha na ako. Dahil masaya pala talaga sa pakiramdam na dalawang magulang mo ang naglalakad sa iyo sa altar. At alam kong sobrang saya din ni Papa dahil binigyan ko siya. Nang pagkakataon na makasama siya hindi lang sa kasal kundi sa buhay ko. Hanggang dito na lamang din po ang aking sulat, Papa Dudut. Hiling ko na sana ay may nakuhang aral at inspirasyon ng inyong mga tagapakinig sa aking kwentong ibinahagi. Maraming salamat and more power po sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Johnry. Bawat magulang ay may kanya-kanyang kwento kung paano ba sila nagsimula bilang isang magulang. Mga kwento na may halong drama at katatakutan. Ang kwento nila na palaging pagmamahal para sa anak ang mangingibabaw. Kagaya na lamang ng sulat na ating binasa na pinadala ni Johnry. Matagal man siyang nagtampo sa kanyang papa at nagtanim pa ng sama ng loob, mabilis pa rin silang nagkaayos na dalawa. Hindi rin kasi siya matitiis ng kanyang papa. At naniniwala ako na halos lahat ng magulang ay ganon ang klase ng pagmamahal na ibinibigay para sa kanilang mga anak. Kaya sana sa mga kagaya ni Johnry na maswerteng may mga magulang pang nakakasama, sulitin ninyo ang bawat oras na nandyan sila sa tabi ninyo. Respeto at mahalin ninyo ang inyong mga magulang dahil hindi habang buhay ay makakasama natin sila. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut.
Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.